Hindi kagandahang umaga, mga kapatid. Ito yating African talisay. Sobrang lago nito kagabi bago tayo matulog. Anong pagising natin, ito na siya, kalbo. Doon may tinira naman konting dahon, pero halos masiro. Ito siya. Doon kasama naman talaga sa cycle ng African talisa yung paglagas, lalo kapag ganitong rainy season. Ngayon ay October 7. So, nangyayari talaga na maglalagas yung mga dahon ng African talisa, pero 100% sure tayong hindi ito yung natural na paglagas. Unang-una, sa tagal na natin nag-aalaga nito, ngayon lang nangyari, nagkasabay-sabay silang lahat, walang natira. So, ngayon lang nangyari ito, no? Kung may maglalagas man siguro isa, dalawa, tapos magdadahon ulit, tapos may iba namang maglalagas. Pero etong gamtong, lahat sabay-sabay, imposible, hindi ito yung natural. Plus, sobrang drastic ng paglagas. The night before, sobrang lago niya, and then gigising ka sa umaga, wala na, halos natira. So, anong nangyari? Kikwento namin sa inyo ngayon para hindi nyo nadanasin, no? Kasi medyo mabigat sa loob. Kasi hindi naman ganun kamura, hindi naman mura yung mga African talisay. Okay lang sana kung yung mga 300, 500 na halaman. Pero ito, medyo ano na ito eh. So medyo nakakasama ng loob pag nangyari ito sa inyo, no? So, saan kami nagkamali? Kung familiar kayo doon sa mga YouTube advice, kung siguro nadaanan nyo na yung mga bigla nagiging scientist na nag-o-offer sa inyo ng mga advice patungkol sa halaman, ito yung isa sa mga genius ideas nila para pangalis ng insekto. Ito yung panghugas ng plato. Ihalo mo doon, o lahaloan mo ng konting tubig, tapos i-spray mo sa halaman, patay yung insekto. Patay talaga, pati halaman. Okay? Hindi naman nila sinabi, pati pala halaman, patay. Okay? So, wala na itong insekto. Kung mapapansin nyo, wala na kami makikita dyan kasi wala na silang kakainin. Okay? So, nag-research tayo ng konti. Yun yung isa pa sablay natin, no? Nag-research tayo ng konti after na nangyari ito. And then nalaman natin na scientific naman pala talaga yung paggamit ng sabon para pampatay ng insekto. Kasi nai-ingest yun ng mga insekto and then hindi na na-fertilize yung itlog doon sa loob. So hindi na or napipigilan yung pagkalat noong insekto. Pero, kailangan mo rin bantayan yung level or yung dami ng sabon na i-apply mo. Kasi, aside from naapektuhan niya yung insekto, naapektuhan niya rin pati yung dahon. Okay? Tingin ko, yung idea na yun na gumamit na sabong panghugas ng plato para pangtanggal ng insekto ay nanggaling doon sa matagal ng practice ng mga tao na gumamit ng mga sabong pinaggaling banyo, yung mga pagnaligo ka, sasabon, magbabanlaw. Tapos yung tubig na naipon galing doon ay i-spray sa halaman, pangalis ng insekto. So, iyon, legit yon kasi matagal ng practice, so medyo proven na kahit papano. Otherwise, kung nagkandamata yung halaman nila, matagal na natigil yung practice na yon. Ang problema, kasi medyo mga tatalino yung iba nag-YouTube na biglang nakakaisip ng mga alternative, na basta porque sabon. Ito sabon din naman talaga to, pero ito ay sabon na pamplato.
yun namang grease sa katawan ng tao, pampaligong sabon, eh, hindi naman kasing tindi siguro ng grease doon sa platong pinagkainan mo ng adobo, mga ganon. Okay? So masyadong mild yung sabon na ginagamit pampaligo. Yun, kayang itolerate nung halaman. Pero ito, medyo mahirap. Unang-una, aside from mild yung sabon, masyadong diluted yun. Kasi pagkasabon mo, magbabanlaw. Ang daming tubig. Whereas doon sa mga advice-advice na, no, genius na mga advice, sabon tapos tubig, gano'ng karaming tubig na lang mailalagay mo dyan? Eh, so masyado talaga siya matapang. So ano nangyayari? Based doon sa binasa natin, yung sabon, degreaser nga siya, di ba? Naalis niya rin yung protective wax covering doon sa dahon. So pag naalis yung wax na yun sa dahon, wala nang pipigil doon sa moisture na nasa loob ng dahon para mag-evaporate. So sobrang bilis na mag-evaporate, hindi na yun normal kasi naalis mo yung wax covering doon sa dahon. Kaya ito, hindi ito araw ang binilang, no? Oras lang, pag the night before natin in-apply, kinabukasan ng umaga, ubos ang dahon. Naglaglagan yung dahon, sobrang crispy. Walang ka-moist-moist. Sobrang lutong. Okay? So, bantayan nyo yon. Ako kung nadana, na-testin nyo na to. Siguro magagana to, no? Siguro mga konting patak lang, huwag. Yung kasi napanood natin, eh, wala namang mga measurements. Basta na lang natin ginawa, and then medyo na napatodo pa natin ng konti yung dami ng sabon kasi ang dami insekto. So patay yung insekto, patay din yung halaman. Ah, hindi naman yung halaman, yung dahon lang. Okay? So, bantayan nyo yun kung ayaw nyo mangyari yun dito sa mga African talisay nyo. Pero kung trip nyo yung gantong looks ng African talisay, eto siya, oh. Okay? Anyways, eto, tinesting natin yung mga dulo ng tangkay nito. Pumutol tayo dyan, tapos nagbinalata natin. Lumabas naman mga green. Mga green pa siya, so buhay pa siya. Tsaka yung African talisay naman natin, sanay naman ito na nawawala ng dahon. Ang importante, buhay yung kanyang mga tangkay. So, hopeful pa rin tayo na babalik yung kanyang mga dahon in due time. So, wala tayong ibang choice ngayon kundi mag-antay. Siguro bigyan natin ito ng mga 2 weeks, 2 to 3 weeks. Hopefully, makabalik yung mga dahon. Mamonitor din natin yung mga tangkay nito kasi baka naman kaya lang siya green ngayon kasi kakapatay lang. Okay? So, mamonitor din natin ito kung hindi siya magbabrown yung loob. Most likely, buhay pa to. Okay? So, babalikan namin kayo, update namin kayo, abangan lang natin, no? Sabay-sabay tayong mag-abang kung mabubuhay pa or makakabalik pa to doon sa dati niyang itsura. Update namin kayo after 2 weeks. Yun lang, so eto. Ingat-ingat kayo dyan.